yung reactions ng members. If you're referring to the command conference, that's fake news, no? I was there personally. There's nothing of that sort that happened. Ito ang inihayag ni Colonel Francel Margareth Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines o AFP, kaugnay sa kumakalat na impormasyon na mayroon umanong mga general ng AFP na nag-walk out sa ginanap na command conference sa General Headquarters ng Camp Aguinaldo sa Quezon City noong July 4, 2024. Ang tinutukoy na command conference ni Padilla ay dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dito'y tinalakay ang update sa mga kampanya at programa ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Nilinaw ni Padilla na walang nangyaring walk out sa hanin ng mga general at naging maayos at professional umano ang naturang command conference. It was a very professional change of ideas and discussion, and there was also a lot of updates that was given. It was all positive and ended in a positive note. Para naman kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy for the West Philippine Sea, gawa-gawa ng issue. That is 50% fabrication, 50% imagination, 100% false. The AFP senior officers and the entire organization for that matter conducts itself with the highest level of professionalism. Ang issue ng umunoy pag-walk out ng ilang general sa command conference ay pinabura naman ng ilang dating opisyal, at isa na nga rito ang dating presidential consultant sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Jose Alejandrino. Nakarating din anya sa kanya ang nasabing impormasyon. Sabi niya, hindi na rin natutuwa ang ilang junior officers sa kasalukuyang gobyerno at kailangan na anyang magising ang AFP. Ayon naman kay Army Retired Brigadier General Johnny Macanas, kung ito man ay totoo, isa umano itong magandang pangyayari dahil kahit papaano ay mayroon ng tumatayo sa tama. Ito yung ano, ito yung hindi nababayaran, ano, ito yung tunay na premier, courage, loyalty, integrity. Itong general na ito, handang marilib. Hindi niya na matanggap yung takbo ng discussion siguro. Labag na sa kanyang pinapaniwalaan na tama, yung prinsipyo. Alam po niya hanggang sa ngayon, mainit pa rin yung balita natin last week, ha? Ayan na, yung iba sinasabi, fake news. Ayan na, hindi po fake news yun. Pinindigan na ating bubit, ha? Na meron nag-walk out na general at ilang pa, ha? Ayan, kaya lang sabi nga natin, alam po niya mahabigyan, kaya dapat po ingat po tayo sa mga trolls. Ayan, may mga anti, may mga pro, ayan na. Anyway, balikan natin yung issue ng walkout, mahabigan, ha? Klaruhin lang natin. Siguro din naman natin, wala natin kung merong spin, merong kunting spin ng istorya, o kaya nagkamali lang sila ng interpretation dun sa ating balita. Ayan. Kaya sabi natin, iba yung, command conference at conference. At wala tayong sinabi na ang pinag-walkoutan ay ang commander-in-chief. Para po sa mga hindi masyado nakaintindi sa military parlance. Pagka sinabi pong commander-in-chief, yan po ay ang presidente ng republika, presidente ng bansa. Ayan. At bakit nga ba nagkaganon? Sinong pinag-walkoutan? Sabi nga natin ng ating bubiti isang opisyal. At maging mga retired generals at lahat po ng mga vloggers na sumusubaybay po sa atin. Alam po niya hanggang sa ngayon, mainit pa rin yung balita natin last week, ha? Ayan na, yung iba sinasabi, fake news. Ayan, hindi po fake news yun. Pinindigan na ating bubit, ha? Na meron nag-walk out na general at ilang pa, ha? Ayan, kaya lang sabi nga natin, alam po niyo mahabigyan, kaya dapat po ingat po tayo sa mga trolls. Ayan, may mga anti, may mga pro. Ayan, anyway, balikan natin yung issue ng walk out, mahabigan, ha? Klaruhin lang natin, siguro din naman natin, siguro wala natin kung merong spin, merong kunting spin na istorya, o kaya nagkamali lang sila ng interpretation dun sa ating balita. Ayan. Kaya sabi natin, iba yung command conference at conference. At wala tayong sinabi na ang pinag-walkoutan ay ang commander-in-chief. Para po sa mga hindi masyado nakaintindi sa military parlance. Pagka sinabi pong commander-in-chief, yan po ay ang presidente ng republika, presidente ng bansa. Ayan. At
At bakit nga ba nagkaganon? Eh, sinong pinag-walkoutan? Sabi nga natin ng ating bubiti isang opisyal. Pero hindi po ang commander-in-chief, hindi po ang pangulo dahil ang nasabing pagpupulong na yun ay hindi po command conference. Ayan. Pag command conference, ang nagpapatawag po niya ni Presidente, commander-in-chief, ito'y isang opisyal din. Pero ito po ay isang opisyal na sabi natin may ranggong sekretary. Ano nga ba ang pinagmulan niyan? Ito na nga ba ang sinasabi natin, Apo Little President, Apo Lucas Bersamin, at ang ating official sa National Security Council. Alam po niyo, mahabigan ni Apo General Dick De Leon, Secretary Ed Anio, Secretary Gibo, at siyempre sa ating Commander-in-Chief. Mr. President, siguro po kailangan dito ang inyong kumanda. Dahil nakalungkot, aminin natin na dahil sa hindi po pagkakaintindihan din ng ilan natin mga opisyal, mapa civilian, mapa military, masakit aminin po Mr. President, pero parang wala pong nagtitimon Mr. President. Kumbaga sa Philippine Harmonic Orchestra, wala po tayong conductor. Ayan, dapat may conductor, isang kumpas lang po para hindi po tayo sintonado, ha? Hindi po iba-iba ang ating mga statement na nagiging kalituhan sa ating kasundaluhan, ayan, at maging ang civilian group na nasa ahensya na ating gobyerno, para isang ano lang po, ha? Ayan, isang tono lang ang sinasabi natin. Bakit nasabi natin? Sabi nga natin, mga tao natin, inaalala ko yung nangyari Little President Lucas Bersamin, ang ating Little President, ha? Ayan, may statement siya, ha? At ito ay kinontra ng ating Defense Secretary, mahabigan. Parehong miyembro ng gabinete ng Pangulong Marcos, nagkakaiba po na statement, ha? Abay, kung naalala po ninyo, ayan, ang sabi ni Little President Lucas Bersamin, Apo Lucas at Secretary Gibo Chudoro sa Ayungin Incident, na ikinasugat ng ilang sundalo at pagkaputol ng dalira ng isang tauhan ng Navy. Ang agresibo aksyon ng China Coast Guard, di ba ang sabi ng Apo Lucas, ha? Well, you know.